Hello, okay na kayo? Ang pangalan ko, ako si Ate Ann. Magkukwento ako ngayon, pero bago ako magkwento, may tanong ako. Nakakita na ba kayo ng parol? Opo. Kailan kayo nakakakita ng parol? Christmas. Christmas, diba? Karaniwan, sinasabit lang yung parol kapag Christmas. Ano yung hugis ng parol? Star. Star, oo. Star yung shape ng parol. Yun yung pagkukwentuhan natin ngayon. Tungkol sa parol na hugis star. Mahilig ba kayo sa mga bituin? Opo. Mga star? O, sige. Yung bida natin, sinong gusto? Sinong mahilig sa star? Oh. Si Justin naman, dahil kanina bida si Dwayne. Si Justin, siya yung bida natin ngayon. Okay lang ba? Oh. Yung pangalan ng bida natin, Justin. Sa bayan ni na Justin, gabi-gabi, yung mga bata, bago matulog, may ginagawa. Sumisilip sila sa may bintana. Ayun, sumisilip sila. Silip-silip. Ano kayong sinisilip nila? Multo kaya? Multo. Bituin. Bituin? Oo. Bituin yung sinisilip nila. Pero, yung sinisilip nilang bituin, hindi yung mga bituin sa langit. Yung bituin sinisilip nila... Parol. Oo. Parol, ang galing mo. Yung sinisilip ni na Justin, isang malaking-malaki at maliwanag na parol na nakasabit sa isang malaking puno. Yung punong yan, nakatanim sa isang kabundukan. At tinatanaw nila yan mula sa malayo. Pero isang gabi, si Justin, matutulog na sana siya pero sumilip na siya sa bintana. Tapos, hinanap niya yung bituin. Pero, nagulat siya kasi nawawala yung bituin. Nawawala, oh. Nawawala na yung bituin. Puno na lang. Edi, nag-alala si Justin. Sabi niya kay tatay, "Tatay, nawawala po yung bituin. Nawawala po yung parol." Sabi ng tatay, "Justin, anak, tignan mo ulit. Andyan lang yan." Edi, tinignan niya ulit. Pero, kahit na tingin siya ng tingin, tignan natin nasaan na nasaan. Wala pa rin yung bituin. Edi, sabi niya ulit sa tatay niya, "Tatay, wala po talaga." Ang sagot naman ng tatay niya, "Anak, baka naihangin. Sobrang lakas kasi ng hangin ngayon. Ayan, bumabagyo kasi." Tapos sabi ni Justin, "Ay, hindi po. Sinisigurado po ni Mang Pedro at Aling Rosa na laging nakakabit ng maayos yung bituin araw-araw. Si Mang Pedro at si Aling Rosa, sila yung mga may-ari ng parol. Sila din yung gumawa ng parol. Sinisigurado daw nila araw-araw na nakasabit yun ng maayos yung bituin, pero nawawala." Sabi ng tatay, "Paano mo nalaman na sinigurado nila na nakasabit lagi yung bituin?" Tapos sabi ni Justin, kasi kanina po. Ano sabi ni Justin ulit? Kasi kanina po, galing po ako sa bahay ni Aling Rosa at Mang Pedro. Tapos tinanong ko po, bakit kaya lagi na lang nakasindi at nakasabit yung parol nila kahit na hindi naman Pasko, 'di ba? Nagtataka ba kayo bakit lagi na lang nakasindi yung parol? 'Di ba hindi naman Pasko? Ba't kaya may malaki silang parol? Ang sagot naman ni Mang Pedro at ni Aling Rosa ay ganito. Nagkwento sila kay Justin, sabi nila, "Ginawa namin yung parol na 'yan para kay Popoy." Sino si Popoy? Si Dwayne. Si Dwayne. O sige. Si Popoy, si Dwayne. Ginawa daw na rin para kay Dwayne. Kasi, pilyo daw na bata si Dwayne. Ulo, pilyo daw siya, o. Oh. Hindi daw niya sinusunod yung mga magulang niya. Yun, si Popoy. Yun. Kaya yun, ang ginawa nila, pinagsasabihan nila si Dwayne na magpakabait. Pero, kahit na medyo may kalokohan si Dwayne, mahal na mahal pa rin nila siya. Pinagsasabihan nga nilang magbago. Kaya lang, isang araw, umalis si Dwayne. Yun yung umalis siya. Parang ganito umalis siya. Umalis siya sa bahay nila. Tapos hindi na siya bumalik. Kaya
sinisinihan nila palagi yung parol para kapag naisipan na daw bumalik ni Dwayne, yun, kailan pa daw babalik Dwayne? Eh, meron daw siyang ilaw sa daanan. Kaya yun, pabalik tayo. Naikwento na ni Justin, di ba? Eh di naintindihan na ni tatay. Ah, ganun ba? Eh di, bakit kaya nawawala na yung between? Paano na si Dwayne pag uuwi siya, di ba? Wala nang ilaw sa daan niya. Eh di, kinabukasan, sabi na lang ni tatay, puntahan natin sila, Mang Pedro at si Aling Rosa. Tapos tanungin natin kung nasaan na yung malaking-malaking parol na lagi nilang tinitignan. Eh di, natulog sila. Tulog. Tapos pagkagising sa umaga, yun yung una nilang pinuntahan. Si Justin at si tatay pumunta agad sa bahay nina Mang Pedro at Aling Rosa. Tapos tinanong nila, nasaan na po yung between? Tapos nagulat sila kasi may bagong tao dun sa lugar nina Mang Pedro at Aling Rosa. Parang kamukha ni Dwayne. Sino na si Dwayne sa kwento natin? Popoy. Si Popoy. Ibig sabihin, siya na, bumalik na siya sa bahay. Wow, andun na siya, bali tatlo na sila. Si Mang Pedro, si Aling Rosa, at yung anak nila na dating tumakbo. Bumalik na si Popoy, bumalik na si Dwayne. Kaya, hindi na daw nila sinindihan yung parol, hindi na nila sinindihan yung between. Pero andun pa rin siya, nakasabit pa rin, hindi lang siya nakailaw. Yun, Eddie, yung may susunod na bumisita, sino yun? Sinong gustong next na bumisita? Si Jem? Nandun ka na, Dwayne, eh. Nandun ka na. Ah, si Jem naman. Si Jem, mayor siya. Alam mo yung mayor? Yung, siya yung nagpapatakbo ng bayan. Siya yung parang leader, gano'n. Eddie, yung mayor pumunta. Parang boss. Oo, siya yung boss. Ang galing mo talaga. Siya yung boss, diba? Tapos sabi niya, eh, Mang Pedro, Aling Rosa, bakit po hindi nyo sinindihan yung parol ninyo kagabi? Marami pong mga magulang na tumahawag sa akin. Tawag-tawag, cellphone. Ching! Tapos, nagre-reklamo sila kasi iyak daw ng iyak yung mga anak nila. Kasi wala daw yung between. Eddie, ayun, nakita na nila. Nakasabit naman pala yung parol dun sa puno, hindi lang sinindihan. Bakit ulit hindi sinindihan? Sino na yung umuwi sa bahay kaya hindi nila sinindihan? Si Popoy, si Dwayne. Oo. Kaya hindi na daw nila sinindihan. Ah, biglang nagkaroon ng ideya si Mang Pedro at si Aling Rosa. Kawawa naman yung mga bata kung wala na silang makikita at matatanaw na between gabi-gabi. Eh di palagi na lang silang malulungkot. Kaya sabi niya, Mayor, Mayor Jem, ang gawin na lang natin, ilipat natin sa City Hall. Oo, Boss Jem. Boss Jem, lipat natin sa City Hall yung parol natin. Para naman, ikaw na po yung magsindi gabi-gabi. Para meron pa rin titignan at aabangan yung mga bata bago sila matulog. Eh di, kinuha na ni Jem. Yan, nilagay niya sa City Hall. Tapos, sinindihan niya gabi-gabi para sa mga bata. Kaya masaya na silang lahat. Okay na, yun na yung dulo ng ating kwento. Naintindihan niyo ba? Kinuha. Sige. Sa kanya.